nagbabago ang balita. Issue tungkol sa Spratly Silence. Ano at kanino nga ba ito? Here's Isa Santigan reporting. Hindi alam at nagtatalunan ang hangganan ng kapuluan. Bahagi ito ng Palawan at napapalibutan ito ng dagat, mayaman sa isda at mga malalaking deposito ng layunis. Dahil dito, pinag-aaruan ito na marami. Ang Spratly Island ngayon ay hindi nilalaman kung sino talaga ang may-ari nito. Hindi raw ito masasabing sa Pilipinas sapagkat may ibang parte ng kapuluan na sakop ng mga bansang kapalibot kung pagbabasihan ng kapalibot. Hindi rin ito sa China sapagkat hanggang ngayon, 9 dash line pa rin ang pinagbabasihan nila. Ito po si Anza Santita. Para naman sa ibang kaganapan ng territorial dispute sa ibang bahagi ng Asia, here's Mark Barros reporting. Ang Spratly ay nagagawa ng mga bansang nakapalibot nito. Kabilang na dito ang bansang China, Taiwan at Vietnam, kung saan inaangkin ang kabuuan ng kapuluan. Habang ang mga bansang Brunei, Malaysia at ang Pilipinas ay inaangkin ang iba't ibang bahagi nito. Kanino nga ba talaga ang Spratly? Ito nga po pala si Mark Barros. Thank you, Mark. But the main question is, what is the reason for all of this? For more information, here's Trisha Wabin. Report in. Territorial dispute is the main reason for this problem. What is territorial dispute, if you ask? Well, it is a disagreement over the position of control of a certain land between two or more territorial entities. Trisha, but why does territorial dispute happen? Okay, territorial dispute happens first due to the abundance of things in the land that can make the country rich in terms of economical stability. Example of this is the island rich in mineral resources. Second, because of illegal economical infringement of the land, claiming that the land is theirs without providing solid evidence. And lastly, due to the difference between cultures, ethnic groups, or political systems, and that's all. Are there some cases that can stop these territorial disputes, and how? Yes, there is, Kate. It will stop when two leaders of the opposing countries will have diplomatic talk. In this way, it will promote a peaceful agreement between the two. Back to you, Kate. Para naman sa karagdagang impormasyon tungkol sa border conflict and territorial disputes, here's Tyron Salcedo, report in. May mga epekto ng territorial dispute, maaring masama o mabuti. Una, ito ay maaring magdulot ng away laban sa dalawang hindi nagkakaunawang bansa. Pangalawa, ito rin ay maaring maging mabuting epekto kung saan magtulungan ang dalawang bansa sa pamamagitan ng pag-unawaan at paghati ng lupa. Dahil dito, maaring magkakaisa rin ang mga mamamayan at pamahalaan upang makamit ang mga kagustuhan. Balik sa iyo, Kate. Thank you, Tyrone. This is Kate Angelique Reyes. Thanks for watching.